mga kaibigan, ang tangi na nahalal na babae bilang Vice Mayor at Mayor sa Davao City, mga kaibigan, ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas, ang agila ng Davao City, ang inulukluk natin susunod na Vice President, mga kaibigan ng Pilipinas, walang iba, Inday Sara Duterte! Santa Maria naman sila po. Mga tigang may kawayan Bulacan, maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibigay ninyo sa amin ngayong hapon na ito na makasama kayo, makilala kayo at makapagbigay ng mensahe para sa inyong lahat ngayong hapon na ito. Alam nyo, mahal ko kayo, mahalin natin ang Pilipinas. Puluhan po ang celebration ng Unity sa International Women's Day ngayong araw na ito. Dahil nandito kami sa Bulacan at ang isa sa ating mga Pilipinang bayani na nakipaglaban para sa ating kalayaan ay tiga Bulacan. Si Trinidad Texon, na ina ng biyak na bato. Maging proud po tayo na tiga Bulacan dahil meron tayong bayani na babae dito nang galing sa inyong probinsya. At sana ay magsilbi siyang inspirasyon sa ating lahat mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan na kababaihan sa pagmamahal para sa ating bayan. Sa alam niyo po, sa Davao City, ang mga kababaihan, lagi kong inuulit, paalala sa kanila na matuto magnegosyo. Meron po kami project doon sa Davao City, ang tawag namin ay Magnegosyo Taday. Isa po itong micro-enterprise para sa aming mga kababaihan. Ang lagi po namin sinasabi, ang mga kababaihan ay malaki ang may tulong sa ekonomiya ng ating mga komunidad kung marunong sila magnegosyo. At dahil sa sobrang successful ng aming maliliit na mga negosyo sa iba't ibang komunidad, ay itong aming Magnegosyo Taday, nanganak na Rainbow Magnegosyo Taday para naman sa LGBT sector ng siyudad ng Davao. Mabuhay po ang mga kababaihang Pilipino! Ang Unity po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay meron pong 12 senador. Isa-isahin ko po sila na babasahin para sa inyo, para marinig at maalala po ninyo ang kanilang mga pangalan. Una po, si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Mark Villar, Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Herbert Bautista, Senator Loren Legarda, Senator Harry Roque, Senator Rodante Marcoleta, Senator Larry Ganon, Senator Grifo Monasan, Senator Vibo Tildoro, Senator Migs Zubiri. Yan po ang mga senators na kakampi kasama kaibigan ng
Bongbong Marcos at Sara Duterte na nagsasabi, meron silang lakas na gumawa ng batas para sa ating bansa. Ang unity po, ano ang sinasabi namin pangunahing pangangailangan natin? Yung po, pagbalik ng mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. Ang sinabi po ng mga doktor, ang kailangan ng pandemya ay bakuna. May bakuna na ba? Nakapagbabakuna na ba tayo dalawang beses? Nakapag-booster na ba tayo? Ang sabi po ng mga doktor, kailangan ng gamot ng COVID. Meron na pong gamot ng COVID sa Merck at sa Pfizer. Kami po sa Davao, nakabili na po kami at available po ito para sa mga Dabawenyo. Pero hindi naman po lahat nangangailangan ng gamot kapag nagkasakit ng COVID. Yung iba ay okay na nakapagpa-booster na kayo, dalawang beses kayo nagpabakuna at nakapagpa-booster na kayo ng bakuna. Kaya po, hindi po dapat natin sinasara at binubuksan ang hanap buhay ng mga tao. Dahil nandiyan na po ang bakuna, nandiyan na po ang gamot. Hindi po dapat natin sinasara at binubuksan at iba't ibang lugar natin dito sa bansa. Dapat po, ang sinasabi natin sa unity, tuloy-tuloy po ang pagbukas ng ating bansa na sama-sama tayong babangon muli sa pandemya at kahirapan na dulot ng COVID-19. Pangalawa po, ang sandigan na magagandang trabaho ay kalidad ng edukasyon. Kapag po ang inyong anak, ang inyong apo, ang inyong pamangkin ay hindi pa po marunong magbasa, 8, 9, 10 years old, hindi pa po marunong mag-multiplication table. Yan po ay senyales na meron po problema ang kalidad ng edukasyon natin dito sa ating bansa. At ito po ay yung gusto ng lahat, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yan po ang mapayapang pamumuhay. Yun pong nakakapagtrabaho tayo, yun pong mga anak natin pumapasok sa paaralan na wala pong nanggugulo sa atin. Wala pong gumagawa ng masama sa atin. Ang unity po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Bakit po Marcos Duterte? As a voter po, importante sa akin na ang isang tao na nag-pre-presenta maging pangulo ay meron siyang experience sa isang managerial na posisyon. Sino po yun? Ano po yun? Yung mga tao na sanay sa problema at sanay magbigay ng solusyon sa problema. Sino sila? Yung ating kagamad na naging barangay captain, yung ating konsehal na naging congressman, yung ating konsehal na naging mayor, ang ating vice mayor, yung ating mga leaders, ang mga group leaders natin, mga nanay leaders natin, sila yung mga magulang natin sa loob ng bahay. Sila yung sanay sa problema, sila din yung sanay mag-isip kung ano yung mga solusyon sa problema. Si Bongbong Marcos po, meron siyang apat na termino na governor ng Ilocos Norte. Isang term na congressman at isang term na senator. Ako po, si Sara Duterte. Three-term mayor po ako ng siyudad ng Davao and one-term vice mayor. Noong pong ako ay naupo noong 2016, sa loob po ng 6 lang na taon, ang Davao City po ay naging fourth sa buong Pilipinas. Pang-apat po kami na siyudad sa most competitive city sa buong bansa. Ibig po sabihin ay naibibigay ng gobyerno namin sa Davao City kung ano yung pangangailangan ng komunidad. At naaalagaan namin ang aming mga negosyante o investors. At ang Davao City po ay pang-8 sa pinakamayaman na siyudad sa buong bansa. At hindi lang po yan. At ito po ang pinaka-importante sa akin nung ako ay naupo noong 2016 as mayor. Pag-upo ko po, 1 bilyon mahigit ang utang ng siyudad ng Davao. Sa pagbaba ko po ngayong Hunyo ay wala na po o
zero na po ang utang ng siyudad ng Davao. Binayaran po namin iyon kahit merong pandemya. Binayaran yon ng mga tiga Davao. Yan po ang unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Dalawang mensahe. Mabuhay ang saya. Kinsay ka sa board. Dagang salamat sa inyong pagtawad din niya sa aming mga. Duha ka po ang mensahe sa UDT. Dalawa po ang aming mensahe. Unang-una, nasa pangalan po namin, pagkakaisa, panaghimusa. Pangalawa po, kaninaw o kapayapaan. Yan po ang mensahe ng UDT. Lagi po namin sinasabi na kung kami po ang piliin ninyo ng mga leaders pagkatapos po sa araw po ng halalan, kami po kapag nahalal ay dadalhin namin lahat ang mga Pilipino ng walang kulay. Isa lang po ang kulay, Pilipinong kulay. Saan po dadalhin? Patungo po sa pagbangon mula sa pandemya at tuloy-tuloy na kaunlaran ng ating bansa. Pangalawang mensahe, kalinaw o kapayapaan. Kami po ay may commitment na itutuloy ang mga reforma na nasimula ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Una po, ang lagi ninyong naririnig, ang Build Program. Napakahalaga po ng infrastructure spending o paggastos ng gobyerno, investment ng gobyerno sa mga tulay, sa mga skyway, sa mga patubig, kuryente, sa mga daan, sa subway, sa train. Yan po ang kailangan ng ating bansa para po tuloy-tuloy ang ating kaunlaran. Pangalawa po ay ang pagpapatuloy sa programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang unity ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ang aking pong pamilya, ang among pamilya, dunay dako kaayong mautang na kabubuton sa inyong hantangan. Ang aming pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, sa pagtatapos ng kanyang termino, gusto niyang malaman ninyong lahat na nasa puso niya ang pagpapasalamat sa lahat po ng Tigamaygawayan at sa probinsya ng Bulacan. Nagawin ang lahat sa ating trabaho upang meron tayong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas. Tigugmaon nato ang ato ang nasod kay mauli ang ato ang kabilin sa ato ang mga anak. Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay ang Maygawayan! Maraming salamat, mga kaibigan. Malakas na palakpakan para sa ating susunod na Vice President, Inday Sara Duterte. Magpalakpakan ay kasama ang inyong lawan. Para nawawala yung chance natin. Ha? Para nawawala yung chance natin. Sige ka, ulitin natin yan. Ano ang ating isisigaw? Bongbong Sara! Bongbong Sara! Para mahina pa rin kapatid sa mga yan!
Kaya naman pala. Eh, teka muna. Dahil isa na lang ang magsasalita ngayong araw na to. Handa na kaya sila? Gusto ko mapakinggan. Ano ang isisigaw niyo pag binanggit ang kanyang pangalan? Paano? Ayon! Handa na ba kayo? Mga kaibigan, mag-alam ko pong ipinakikilala sa inyo upang siya na ang magpakilala sa ating lahat ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tama! Mga kaibigan, palakpakan po natin ang kasalukuyang po nating Congressman ng 4th District. Pero ngayon, siya na po ang magiging Mayor ng Lungsod ng Megamayan. Palakpakan po natin, Mayor Henry Villariga! Magandang hapon sa ating lahat, mga ka-4th District, lalong-lalo na po sa ating mga kalungsod ng Megawayan. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ang protocol po sa pagpapakilala sa isang presidente ay napaka-eksi po. Sasabihin lang po natin ang kanyang pangalan. Ganun lang po ka-eksi ang protocol sa pagpapakilala sa ating presidente. So, ganun po ang gagawin natin. Ang susunod na presidente ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Mayor Inday Sara Duterte ang susunod natin Vice President. Ang ating mga kasama
kasama sa unity. Alam niyo po kung bakit natawagan ang unity? Dahil ito ay ang unity team. Ang pagsasamang pwersa ng ibang politiko na para sa pagkakaisa. At kami po ay aming lagi inipag-ikot namin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay lagi namin isinisigaw ang aming adhikain ng pagkakaisa. At ito po ay dahil ay ito namahal ng aming pag-iisip sa aming pagpananaw. Ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para tayo ay makabalik mula sa krisis na dinadaanan natin, ang krisis ng pandemya at ang krisis ng ekonomiya, para po tayo naman ay makita natin mas gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, mas dumami ang trabaho, at may bibigay tayo na pag-asa na ang kinabukasan ay gaganda. Ngunit po, alam naman po natin, narinig na po, ang dami natin gagawin. Aayusin po natin, tutulungan po natin ang ating mga maliliit na negosyante. Dahil magkakaroon ulit ng trabaho, magkakaroon ulit ng economic activity, yan ang kailangan natin ng ating tutulungan. Kamalawa, yung ating agrikultura, noong tinamaan tayo ng pandemya, nahalata natin, nakita natin, nakulang ang pagkain dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ayusin ang sektor ng agrikultura para sapat ang ating pagkain at madadami ulit ang trabaho sa sektor ng agrikultura. Ayusin po natin ang ating yung ating industriya ng turismo. Dahil ito sa aking pananaw ay isa sa pinakamabilis na paraan na magkaroon ng trabaho ulit. At ang ating mga iba't ibang problema, itutuloy mo natin yung ating tinatawag na build na simula ni Pangulong Duterte. At itong infrastructure program, sana naman kapag ito ay makalating dito sa nagawigan ng mga, eh baka mamawasan na yung baha na dami ng dinadaanan sa yung content platform. Siguro, kailangan natin ayusin ang energy sector dahil napakataas naman ang kuryan ng kasama sa bahay. Kailangan natin gawa ng pag-ayusin ko. Ang dami po natin gagawin, pati ating mismo na mga edukasyon, mga teacher, mga guru natin, kailangan natin suportahan na ang kuryan ay ating hinaharap ngayon. Kaya naman po, ay namin ang sinasabi na alam naman po natin na ang isang tao na kahit gaano kagaling at gaano kasipa at gaano katapat sa kanyang pagmamahal sa bansa, sa taong Pilipino, siya ay isang tao naman. Ngunit kapag lahat ng Pilipino ay magsaling puwersa at sabay-sabay na itunudulog sa ating bansa ang kanilang galing, ang kanilang sipa, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, kahit anong hamon ang dadalhin dito sa Pilipinas, kahit anong sakuna ang darating dito sa Pilipinas, kaya natin harapin mga Pilipino dahil tayo ng kaisa. At pag pinag-aralan po natin yan, ay dapat naman natin matutunan na lahat po ng kahirapan ay tayo ay nakaraos dahil tayo ay magkaisa. At alam naman po natin, ang isang natutunan ng bawat isa dito sa pandemya at sa kahirapan ng ekonomiya ay lahat ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. Kahit ang pinakasigat hanggang sa
pinakayo sa bangka natin ang namamamayan. Yung pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong ngayon. At alam naman po natin, walang tutulong sa Pilipino kung hindi tayo mga Pilipino rin. At sabay-sabay kumaharap sa kahit anong problema. Alam naman natin ang galing ng mga Pilipino, ang husay ng mga Pilipino, kayang-kaya po natin harapin kahit ano. Kaya po napakaganda halimbawa ang magsaling pwersa at ang timbalang nagsaling pwersa na isang Marcos at ang isang Duterte. Dahil po, kung ang isa na galing, kagaya ko, na galing sa Duterte, at ang isa na galing sa Dumtapaw, sa Mindanao, na magkabilang dako ng Pilipinas, ay kaya magsama, ay sana naman kaya natin ipagkaisa ang isang bayan. Kaya naman po, ito ang mensahe na aming laging isinisigaw kapag kami umiikot sa buong Pilipinas. At lagi namin pinitid na kung ano ang sagot ng ating mga kababayan. At nakakataba po ng puso ng mga kita na ang ating mga kababayan na mainit ang pagtanggap sa mensahe, na mainit ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. At habang tumatagal ang panahon, ay may naririnig tayong bulong na galing sa ating mga kababayan. Halos hindi po marinig ng ilan. Ngunit habang dumaan ang ilang linggo, ang ilang buwan, ay yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggang ngayon na maliwanag na na naririnig natin ang tinig ng Pilipino. At ang bulong na yan ay hindi na lang bulong ngayon kung hindi sigaw na. Ay, gawin na natin itong pagkakaisa at itong adhikain na dala ng unity ay isang kinsan na kinsan ng pagkakaisa. At ako bilang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino na nagmama sa kanyang kapwa ay kasama ako dyan sa pagmumunan ng Pilipinas. Kasama ako dyan para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama ako sa kinsan ng pagkakaisa. Kaya nananahanin po natin itong araw na ito dito sa hapong ito sa may kawayan ng lakay. Nananahanin po natin na ngayon sa hapong ito ay sinimulan natin dito ang kinsa ng pagkakaisa. At huwag po na, huwag tayo po ihinto, huwag natin ipigilan ang ating tuloy-tuloy ng sakripisyo at trabaho upang ipagkaisa ang ating mga kababayan. At kung nayon, kung tayo ay managawa natin noon, makikita po natin gaganda po ang Pilipinas, gaganda po ang buhay ng ating mga kababayan, gaganda po ang kabuhayan ng ating mga pamilya, ang ating mga anak. At kapag nangyari po yun, tayo po ay maaaring po din humarap sa buong mundo. At magmamalangin po tayo at sasabihin ninyo, tignan ninyo kami mga Pilipino. Kahit ano pa na pangyayari ang dumating dito sa amin, kami nakaraos. At hindi lang kami nakaraos, ngunit sumikat pa
dahil kami ay nagkaisa. At isisigaw natin muli sa lahat ng makikinig sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas mo kahit ngayon. Hanggang tayo ay magtagumpay at hindi naman siguro masyadong mahirap na abutin yan, tayunin yung pangarap panamit para sa Pilipinas. Dahil nasa tayo naman sa Pilipino magpapahal, ang Pilipino naman ay hindi makaaway. Ang mga Pilipino naman ay nagsasama ng muno. Na isang tulong lahat upang maging masasalang buhay nating lahat ng ating kapwa at mas magandahin ng Pilipinas. Nasa ugali, nasa kultura ng Pilipino. Kapag nakita ang kanyang kapwa ng hihirap, eh siya'y tutulungan. Kapag nakita sa kapwa Pilipino, na dadapa ay siya ay pinigay niya ang kanyang kamay upang mamulin at magbigay ng kahit konting ginhawa sa kanyang kababayan. Yan po ang dapat nating isabuhay. Yan po ang ating pinag-usapan dito sa kanusa ng pagkakausa. At dapat po balik natin yung pag-iisip ng tunay na Pilipino na tayo po ay sabay-sabay humahanap sa problema, na tayo po ay sabay-sabay nagtutulungan sa ating mga kapatid. At wag ibalik natin sa buhay natin yung pagkakaisa, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi pati sa lahat ng ating lingkod. At mararamdaman po natin, kapag tayo po ay masasabi natin na dumating na ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino, sama-sama po tayo babalik muli. Maraming po salamat. Mabuhay ang may walang! Mabuhay ang bukay! Mabuhay ang Pilipinas! Mga kaibigan, sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay at isigaw natin ang ating pagmamahal sa susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas! Sino ang Pangulo mo? At syempre, ang ating susunod na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Sa punto pong ito, ang inyong pong likod ay lubos na nagpapasalamat